Saan galing ang pondo para sa umano'y reward system sa mga pulis na makapapatay ng mga drug suspect noong nakaraang administrasyon? Yan ang iimbestigahan ng House Quad Committee. At ayon sa co-chairperson nito na si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, isa sa mga sisilipin ang posibleng paggamit ng intel funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para rito. Nauna nang sinabi ni dating police officer at dating PCSO General Manager Royina Garma sa Quadcom na nasa 20,000 piso hanggang 1,000,000 piso ang aniyay pabuya sa mga pagpatay sa kampanya kontra droga. Royina Garma told us na doon ang galing sa Malacanang yung pera. So we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun sa intel fund. Planong ikumpara ng Quadcom ang timing ng paglalabas ng pera mula sa intel funds ni Duterte sa timeline ng mga namatay sa war on drugs. Sabi ni Fernandez, dapat imbitahan sa pagdinig ang Commission on Audit at busisiin ang mga isinumiteng dokumento kaugnay ng intel funds ng Office of the President mula 2016 hanggang 2022. Especially doon sa panahon na ano, alam mo yung panahon ng may pinatay ng mga Chinese doon sa Davao eh, di ba? Yung tatlo. Baka doon nang galing, hindi mo yung moment na transfer yung pera, paaring lumakita. Iyon yung mga titingnan natin sa Quadcom. Nauna nang iginiit ni Senador Bongo na walang katotohanan ng umano'y reward system sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Suporta, sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Yun ang mahirap kapag sa outside tayo nagsasalita. We can say anything that we wanted. But of course, kapag nandun na tayo sa hearing, andun na yung repercussion that you will be cases can be filed against you dahil nga syempre under oath na po tayo. Itong kaila Rohina Garma, this was under oath. Muling iginiit ni Fernandez na hindi demolition job ang investigasyon ng Quadcom kaugnay ng umano'y extrajudicial killing, so EJK, at wala ring pinilit na resource person para magsalita laban sa mga opisyal ng nakaraang administrasyon. Batid naman ng Department of Justice sa mga panawagang isumite sa International Criminal Court ang mga nakalap na impormasyon ng House Quadcom. Pero sabi ng DOJ, susunod lang ito sa direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nauna nang nagsabing hindi ibabalik ang Pilipinas sa ICC. Ayon naman kay Solicitor General Minardo Guevara, nagawa na ng Quadcom ang karamihan sa trabaho ng ICC investigator at ang kailangan na lang gawin ng komite ay ipasa ang mga nakalap nito sa mga ahensya ng gobyerno para sa kaukulang investigasyon at pagsasampa ng kaso. Muling iginiit ni Guevara na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at may kapangyarihan ng gobyernong imbestigahan at papanagutin ang mga may sala sa krimen kaugnay ng kampanya kontra droga. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakaalis na ng bansa ang asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na ipinaaresto ng Quadcom matapos patawan ng contempt noong October 11. Sabi ng DI, nasa labas na ng Pilipinas si Myla Roque bago pa siya maisama sa lookout bulletin noong September 16 at ipaaresto ng Quadcom noong nakaraang linggo. Na-contempt si Mrs. Roque dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa pagdinig ng Quadcom na nag-iimbestiga sa illegal POGO operations. Si Ms. Myla Roque po is out of the country since September 3. Her lookout bulletin was issued on September 16. So wala po siya sa bansa sa kasalukuyan. I heard na it's either nasa Singapore or Malaysia. This action taken by her is an action of evading yung ating pong invitation. Wala namang naitalang record ng BI na lumabas ng bansa si Harry Roque na na-cite din in contempt at ipinaaresto ng Quadcom dahil naman sa hindi pagsusumite ng mga hinihinging dokumento tulad ng SAL-N at tax returns. May nakabinbing petisyon si Roque sa Korte Suprema na ipahinto ang pagpapatuloy ng investigasyon ng Quadcom. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.